What's up? At magandang hapon sa inyong lahat, guys, kasi hapon na ngayon, no? Mga yan, alas 5 na. Ah, bago pa mag-alas 5. So, ngayon may update ako sa inyo. Dahil kanina naman nandun kami sa lawa, kami lang ni Papa kasi si Doc kasi nilagnat, kaya hindi daw siya makakasama muna. Actually, guys, sa araw sanang ito, set up sana kami ng trap para sa mga nabuyo. Kaso lang, may lagnat daw siya, kaya postpone muna. Maulan naman eh. Eh, pagpunta namin sa lawa naman, walang huli hanggang sa pagdating. Kaya, dinala ko naman yung GoPro kanina. Kaya ngayon, update tayo sa anak ko. So, masaya tayo ngayon, guys. Wala nang problema. Sana wala na ring problema. Hopefully, wala na sanang problemang darating pa. Lumabas na yung piso. Lumabas na yung piso kanina, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Sayo. Pagtingin ko kasi sa dumi niya kanina. Dumi pala, guys, no? Tawagin nating dumi para hindi masarap pakinggan. Iba yung isa. Ang sarap pakinggan yun. Isa pag dudumi. Kaya, nandito si Inday. Pero natutulog eh. Yan, no? Natutulog siya. Maganda na siguro pakiramdam niya ngayon, guys, kasi wala nang masakit sa tiyan niya. Nafe-feel kasi niya yung piso sa tiyan. Ayun. Ay, hindi pa nakapaglinis. May umulan eh. Galing sa sampayan niya. Ah, nandito yung piso. Iba na kulay. Asan? Dito lang. Hipo sa ring. Putasin. Nandito lang yun, guys. Ilagay ko. Ayun. Ayun, ayun. Iba ng kulay, yung piso, maitim na. Yan o. Lumang barya na piso. Medyo maliit na kasi yung piso ngayon eh. Yan, guys. Eh, bibidyohan ko sana kanina nung ginalaw ko yung dumi. Pero baka naman medyo sensitibo eh. Yan ito. Nailabas na. Ikikip namin tong pisong to, guys. Sabi ko kasi ni Inday na kapag mailabas na niya yung piso, bibili kami ng kwintas tapos gagawin tong pendant. Kanina kasi, guys, nung sinabi ko sa kanya na nailabas na niya yung piso, ang saya niya, takbo siya sa lola niya. Sabi niya, "Lola, lola, gawas na piso. Gawas na daw piso." Sabi niya, meron na daw siyang kwintas. Pindan to. Gagawin tong pindan namin, guys. Iba na, oh, parang naluto. Yung alam niya yung piso, guys, na naisabay sa paggawa ng apoy. Nasunog. Ay, ito. Iba na. Itong piso kasing ito, guys, naging parte kasi ito ng buhay namin. Yun o. Iwan ko ba kung bakit nalulok niya to. Nung tinatanong namin siya, sabi niya, iwan. Iwan daw sa amin, sa Bisaya, sabi niya. Ambot lang. Ano ang sinabi niya? Kaya hindi namin pinirsa na sabihin niya dahil siguro inakala niya sigurong kindi. Kaya nailulok niya. Ah, sayang talaga. Hindi ko akalain na... Pero matagal din.
mga anim na pagdumi niya bago niya na ilabas yung piso. Tanggalin ko muna tong flashlight, guys. Sit up now. Para na to sa kung mayroong magandang panahon pagpunta kami sa lawa. Ah, dito to. Hindi pa maayos itong bahay na to, guys. Wala pa tayong ganong gamit. Hindi pa kami nakapili. Wala pang budget. Lalo nang nung nagbabudget kami para kay Inday. Dahil kapag sinabi niya, sinabi kasi namin sa kanya na kapag hindi lalabas yung piso hanggang 2 weeks, babalik kami sa ospital para sa karagdagang x-ray. Or x-ray ba yun, guys? Or makikita ba sa x-ray yun? Or ultrasound? Iba naman kasi yung ultrasound eh. Ayan. Masaya buong pamilya. Iba kasi yung pakiramdam, guys eh, kapag yung bata may iniinda. Lalo na kapag sinabi niya na nung tawag nito, yung nagbibiro siya na, "Papa, papa, di ako makahinga." Yun, sinasabi niya yan minsan. Pero akala namin totoo. Joke lang pala. So, saya namin. Wala na tayong problema ngayon. Kaya, back sa normal na, na buhay. Ya, sana pagka galing ni Do naman, balik tayo sa normal na araw-araw na gawain sa paggawa ng content, guys. Unahin pa namin bukas siguro kapag kapag wala nang lagnat si Do. Dahil siguro yun nung nandun kami sa kasilihan ting. Uminom kasi siya ng coke. Wala pang kain. Iba kasi yung taong yun, guys. Pagkagising, nagigising yun, mga alas 9 na ng umaga. Pagkagising yan, hindi yan kakain ng agahan. Ang iniinom yan, kape. Nescafe. Or iwan ko ba, Nescafe, umiinom siguro. Nescafe or yung mga 3-in-1 ba? Hindi siya kumakain ng agahan. Tapos, kakain yan, tanghali, nandun na sa mga alauna, alas dos. Kaya nga, tingnan nyo yung katawan niya na parang payat. Payat naman ako, pero iba yung sa kanya. Pero ganyan talaga yung daily na routine niya, guys, eh. Sa kain. Sa isang araw, 2 beses lang siya kakain. Kasi yung maga niyan, parang tawag sa amin, painit lang. Yung minom lang ng kape. Yeah, yun. Saya talaga. Yung binadget namin para kay Inday, baka ibili na lang, pili na lang namin ng gamit para dito. Kasi parang matatagalan pa kami dito, guys, kasi wala pa tayong perang panggastos panggawa ng bahay. Lalo na sa area namin, sa barangay namin, wala kaming lupa dito. May mga lupa kami. Tapos malayo din, walang kalsada, tapos walang mga kapitbahay. Ang layo nun. Kaya dito na lang muna kami. Ano, ito yung setup ng bahay na to. Pero okay na rin siya para sa aming tatlo. Nandiyan yung TV, yung mga para sa para kay Inday. So yan oh. Medyo maganda rin yung pakiramdam ko dito, guys. Walang ganong problema kasi tahimik lang yung mga
dumadaan na motor sa labas, kapag hindi lakalkal yung tambutso, hindi mo maririnig dito. So, okay na rin. So, salamat talaga. Asa na yung piso? Ah, dito. Maitim to, hindi lang siguro kita sa camera. Basta maitim na to, guys. Iba sa ibang piso na bago. Napakita ko sa inyo yung mga kaibahan nito sa piso. Oh, ito piso, guys. Oh. Iba. Yan yung normal na piso, pero ito may itim na. Ano, nasunog siguro sa ilalim, acidic kasi yung mga bituka natin. Tulog na tulog yung bata. Salamat na din. Medyo maiksi lang yung video to, guys. So, kahapon naman, sayang yung nadaanan namin. Hindi namin nakita yung maraming libgos. Sayang. Sayang yan. Tabi natin ko. Kasi gagawin pa itong pindan. Sayang yan, guys. Ang nakakita, sila si Jano, si Mikoy. Sila yung nakakita ng libgos. Ang dami. 200 plus na libgos. Parang kung tatansyahin yun, guys, ang lugar, ganitong lugar, yan, itong lugar na to, yan, ganyang lugar, puno yan ng kabuti, yan, tapos nagdikit-dikit, ang dami daw, grabe ang dami daw, tatlong plastic ng kaisano, yung malalaki na talaga, plastic bag na, tawag dun, plastic bag. Tatlong plastic bag kuha nila. Maganda pang itsura. Tapos may tatlong grupo din doon. Kasi ganito, puno daw. Ganyan. Imagine niyo na lang, guys, na damuhan 'to. Puno daw ng kabuti. Tapos sa kabila naman, sa gilid-gilid, mayroon ding tatlong grupo na unalanta na. Tapos may mga sukol pa. Yung hindi pa buka ba? Tawag sa amin yan, sukol. Yung parang payong na nakatiklop. Sukol pa siya, tapos maliit pa. Kaya hindi nila kinuha. Yeah. Kaninang umaga, binalikan nila. Ayun, isang plastic bag daw. Oh, rami. Kung yun yung nakita namin kahapon. Isang plastic lang dala. Tapos tiba-tiba tayo. Yun namang nakuha na namin kahapon, guys. Hindi namin pinakita yung pagluto. Dahil binigay ko kasi kay Do. Kasi sabi ni yung tiyohe na kasi magpadala daw siya kung marami. Kaya binigay ko dun. Kaya ang iba, niluto nila. Tapos may nanghingi, ganyan. Yeah, yung iba naman, dinala sa tisa para bigay din sa isang tiyohin niya. Yeah, yun, natikman nila. Si Papa naman kagabi nagluto ng kabuti, kaya nakatikim ako. Eh, kung niluto naman namin, yun, guys, wala na. Kapos na sa oras kasi kailangan naming mag-update eh. Kasi dalawang araw na kami hindi nakapag post ng video para sa inyo. Kaya nag-rush hour na ako sa pag-edit at pag-post noon para may pakita sa inyo yung kung nasa na kami, kung bakit kami nawala. Ganun, guys. So, yun. Salamat talaga. Nailabas na yung piso. Uy, kung hindi pa naman nailabas yun, nawala na. Parang matamlay ako palagi. Yun nga buwan ng pagpapasting ko ng liwan, hindi ko nagawa. Bukas na lang siguro or sa susunod na araw. Nakalimutan yun, guys. Kaya sa susunod na araw siguro magpapasting na ako.
para sa buwan ng sting. Apat lang din siguro. O tatlo naman eh. Dito, isa dito, dito, tapos dun. Maganda kasi pakiramdam ko guys kapag nakakatikim ako ng sting ng liwan. Iwan ko ba kung bakit. Napakay kanon di asil? Maes humay? Ang sudan? Ha? Skinless? Oh, skinless. So, ayan guys. So, sana bukas matuloy na yung pag-sit up namin ng trap para sa mga labuyo. Sana din makakahuli tayo ng ibang klase na labuyo, yung ibang balahibo. Baka naman may mga lahi na yung napatay ng aso na labuyong talisayin. So, sana lang. So, paalam na sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita.